guys, it's me again, Cheska, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-share ako sa inyo ng aking pregnancy update and yung ilan sa mga gamit ni Cody na nabili namin, part ng preparation namin syempre sa pagdating niya. So, yun, papakita ko sa inyo kung paano ko inorganize yung iba niyang gamit. Actually, may mga gamit pa siya na hindi dumadating. Hindi ko pa totally na ayos lahat, pati yung kwarto hindi pa talaga maayos, pero papakita ko na sa inyo yung ibang gamit niya. I'm currently 37 weeks and 5 days pregnant, so konting push na lang magpo full term na si baby, kasi sabi nila 38 weeks full term na nun si baby, so pwede ko na siyang ilabas nun kung gusto niya nang lumabas nun. Okay, and candidate ako for normal delivery. Sabi ng midwife ko is hindi nila ako kailangan i-CS or schedule CS kasi wala namang mga complications during pregnancy ko, and okay naman yung sugar ko, hindi ako high blood. Malaki nga lang daw si baby, so kailangan galingan ko raw yung pag-iri ko. And kung napapansin nyo, ang itim ng eye bags ko, diba? Kasi naman, hirap na hirap na ako makatulog this past few weeks, lalo na nung mga 35 weeks ata ako. Ganun, hirap na ako makatulog sa gabi, as in, kasi sa gabi siya malikot. Pag malikot siya, hindi talaga ako nakakatulog. Open na rin yung cervix ko. Ngayon ay 2 cm na siya, sabi nung OB ko. Ay, sabi nung midwife ko. And yes, midwife, kasi sa lying in ako, nagpapa-check up. So, nag-open yung cervix ko. 36 weeks pa lang ako, open na siya. And nung inai ako ng midwife. Ngayon, 2 cm na siya. Sa lying in naman, in-endorse naman nila ako sa OB. So, meron silang on-call na OB once na manganganak na ako. And, yun, in-endorse talaga nila sa OB kapag ka first baby or panganay yung pinagbubuntis mo. So, yun, okay naman yun kasi OB pa rin naman yung magpapaanak sa akin. Masakit na rin yung ilang parts sa katawan ko, like yung puson ko, yung pempem ko, tapos yung likod, yan yung chan, minsan humihilap, naninigas na, ganyan. Pagkakaalam ko, normal lang naman yun kasi diba parang nagre-ready yung katawan natin sa pain or nagre-ready na siya para sa kay baby. May mga discharge akong napapansin, like yung white discharge na wala naman siyang amoy. Para siyang plema na buo pero puti siya. Ngayon, thankful ako kasi kahit ganito ako, chubby-chubby ako, hindi talaga tayo chubby, kahit mataba ako, walang complications during pregnancy ko. Sabi ng midwife ko is very good daw ako kasi ako lang yung chubby-chubby nilang patient na hindi high blood. So, hindi kasi sila dun tumatanggap ng high blood, hindi sila nagpapaanak ng high blood dun. So, better daw kung high blood. So, sa hospital na lang. Thank you Lord kasi hindi ako high blood. And sa asawa lang high blood, ganun. And so, papakita ko sa inyo yung chan ko. Hi, Daddy! And work from home si Daddy namin. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo yung ibang mga gamit na naka-ready na dito para kay Cody. Ayan, guys. Yan naman yung trolley ni baby. And so, yan yung mga nakalagay sa ngayon sa trolley niya. Bala ko dito ilagay yung mga, syempre paglabas niya yung mga madalas naming magagamit. And ito, makikita niyo to, ito. Itong maliit na lagayan at storage na to. Nabili ko yan sa Shopee. Akala ko malaki siya. Lagayan sana siya nung cotton balls ni baby. Kasi diba pag newborn, mas okay daw na ang panglinis sa kanya is wet cotton balls, ganun. Kesa sa wipes. Ningal ako. Ayan, so ayan, may cotton balls dyan, may manzanilla, and ito, may powder, rice baby powder from Tiny Buds. Bumili ako ulit ng cotton buds ni baby from Tiny Buds kasi ito, mas maliit yung mga tips niya. Yung tip niya mas maliit kesa dun sa nabili ko, tsaka yung kesa dun sa pinakita ko sa What's in my baby's hospital bag. Ayan, malalaki yung tip niya, parang pang matanda. So, at least yan, maliit. Dalawa binili ko, yung isa nasa hospital bag na niya. And then, ayan.
Dito ko na nilagay yung mga nabili namin ng mga ibang gamit for Cody. Ayan, may mga Napic lamps, may petroleum jelly, nail cutter, then ito, yung kanyang wipes. Meron din ito sa baby hospital, sa hospital bag niya. And then ito, kung maalala niyo sa vlog ko, dalawa yung dadalhin kong sabon. Pero iniwan ko na to kasi feeling ko naman magagamit yung Cetaphil. So siguro ito, at least kahit papano, magagamit naman to soon pag naubos na yung stock ng Cetaphil. Or pag medyo malaki na siya. Kasi matagal pa naman yung expiration date niya. So, yan. And then sa second layer, ayan yung kanyang diaper. Isang balot pa lang yung binibili ko, newborn diaper, kasi baka hindi siya hiyang. Kung hindi siya hiyang, at least hindi ako nag-stock ng madami, makabili kami ng ibang brand. So, ito muna yung tinry ko, newborn pampers, baby dry, and isang balot. So, yung iba bukas na to, yung iba kasi nasa hospital bag niya na nakaready na. Tapos, ayan, yung ibang stock ng baby wipes niya from Unilove. Dito naman sa huling layer nung trolley ni baby, dyan nakalagay yung mga ano niya, ginagamit ko panglaban nung damit niya. Ayan, yung una kasing yung mga damit niya na nabili namin sa Shopee and sa mall, nilaban ko na yung mga nakalagay sa drawer. Ayan. So, ayan yung mga, ayan. From Tiny Buds, yes. Yung mga gamit kong fabric softener niya, pati yung powders from Tiny Buds yan. Ayan. Tapos yon yung pang hugas ng bottle wash niya. Ayan. Ito, yung baby fabric softener niya na pang refill lang. Kasi nag-try lang ako. Pero mabango din siya. Okay din yung amin, hindi siya ganun katapang. Amin baby. Tapos, may binili ako na mas malaki na or mas madami. Yung sweet honey scent naman. So, hindi ko pa yun natatry. And may mga parating pa naman na damit si baby. So, yan yung gagamitin ko. And then, sa likod nun, ayun, kung mapapansin nyo doon, sa dulo, sa likod, yung Cetaphil. Kasi tatlong piraso yan eh. So, yung isa na sa hospital bag niya na, yung dalawa na natira, nandiyan nakalagay. And then, ito. Ayan. Yung natural nursery cleaner. Ayan. So, ito parang pang disinfecto nung, or pang linis to ng mga gamit ni baby. So, di ko pa siya nagagamit kasi halos kakarating lang yan. Kakabili ko lang. Ito naman, yung aking fetal Doppler. Fetal heart rate monitor. Ayan siya. May kasama siyang gel. So, walang hantakip. Ayan. Madalas ko tong gamitin. Since nung nag 4 months ako. Ayan. Nung nag 4 months ako, binili namin to sa Shopee. And madalas ko talaga siyang magamit. Kasi lagi namin sinecheck yung heartbeat ni baby. Yun, kasi tuntua kami kapag naririnig namin yung malakas niyang heartbeat. Next naman guys, dito sa tabi, yung air purifier na nabili din namin sa Shopee lang din. So, buti na lang, ano, ayos siya. And, yun nga. And, wala siyang issue, wala siyang sira. And yan, di siya nakabukas ngayon kasi binubuksan lang namin siya kapag ka matutulog na or minsan ano, umaga to tanghali. Kasi automatic siyang namamatay, parang siyang may timer, ganun. So, ayun, binili namin yan kasi medyo maalikabok dito sa kwarto. So, ayun na, gumagana na siya. Ayun siya sa likod. Ayun yung remote niya. So, yan. Ito, itong organizer nito. Dito nakalagay yung ilang gamit ni Cody. Ayan. Ayan, yung mga baby bottles niya. Ayan. Tapos, ito. Ano ito eh? Milk storage. Ewan ko kung pwede ko siya magamit. Milk powder storage kasi siya. Hindi ko sure kung pwede ko ba siyang gamitin sa breast milk. Pero sana pwede, no? Tapos, ito. Ayan. Yung mga soon na pwede niyang magamit. Ayan, baby bottles. Maliliit. Ilagayin ng powder. Tapos, mga chupon. Yan. Next naman is itong organizer na to. Ayan. 3-layer organizer na yan. Nabili namin to sa mall. Kasama yung kanyang mamila at daddy-lo. And dito sa loob is yung iba pang mga gamit ni baby na hindi niya pa naman magagamit kasi
Siguro magagamit niya na to soon. Ito, panlinis ng bottle. Tapos, itong Huggies dry pants na to. Freebie lang to nung umorder ako ng item sa Shopee. Tapos, ito din. Ayan, may libreng Cerilac naman yung nabili kong Pampers diaper niya. Ayan, may free sila na 6 pieces, alam ko eh. 6 pieces na Cerilac, rice and soya, at saka brown rice and soya. Yan yung flavors. Tapos dyan nakalagay yung iba niyang gamit na magagamit niya once na lumaki na siya. Katulad yung sa mga pang pagkain niya, ganyan. Mga chupon ulit, extra chupon. Ayan. Tapos, ito yung tabo. Ayan, saka yung laruan. And, itong shoes na to. Itong shoes na to is gift ng customer ko. Kasi, online seller ako. And yes, nagbigay sila ng gift sa akin na shoes ni Baby. At saka may damit din. Thank you, Ma'am Abby, sa gift niyo kay Cody. Ayan yung shoes niya. Sa next layer naman is yan. Dito nakalagay yung mga wipes na nabili ko rin sa Shopee. Ayan, medyo madami to. Itong wipes na to. Kasi yung mura na ito eh. Ako actually gumagamit na ito pang linis, pamunas sa mga yan, sa mga gamit niya, pang linis. So, magagamit ko rin naman to siguro soon, ba diba? Kapag ibabaon yan, mga need na pang linis ng dumi. Yan, ito gagamitin ko sa kanya. Pero pag kay Baby, yung Unilove muna. And ito, yung pag-aanohan ng mga ano niya, ng mga baby bottle niya. So, yan. Sa third layer, wala yung laman. So, nilagay ko lang yung mga kanina nandiyan na pinakita ko. And next naman is yung drawer ni Cody. Yan, dyan nakalagay yung mga damit niya. So, 5-layer drawers yan. Actually, merong white na ganito sa mall. Kaso, out of stock. Ang meron lang white sila is yung 4-layer. And binili ko is 5 layers na. So, para diba may storage pa yung ibang gamit ni Cody. So, gray na lang pinili namin kasi okay din. Ang ganda ng design yan, sobra. And, sa first layer ay, ayan. Yan yung nakalagay. Yung kanyang mga lampen. Tapos, yung mga bath towel pranela niya nandyan. Yan yung mga washcloths. Tapos, yung mga bib niya. Yan, dyan nakalagay. Dyan ko muna nilagay. So, ewan ko kung mababago pa to, pero may mga parating pa siyang gamit. So, aayusin ko na lang ulit if ever na kailangan kung ano yung pangapagsasama-samahin na dapat pagsamahin. So, ayusin ko na lang. Next naman is yung kanyang mga damit. So, dito sa side na to, nandyan yung kanyang mga baru-baruan. Yan. Yan yung mga baru-baruan niya. Tapos dito, yan lang. Ito lang yung drawer. Ito lang yung layer na may mga damit niya. Kasi hindi ako masyado namili ng mga damit. Muna kasi nga may mga gifts pa na parating para kay Cody na mga damit. So, syempre diba sayang naman yun kung bibili pa ako ng mga bago. Pwede naman yun. So, yan lang. Dito yung mga tops. Dito yung mga pang bottoms. Yung pajama shorts. Ganyan. Tapos dito, halo-halo na yan. Nandun sa dulo yung mga terno-terno na medyo malalaki pa sa kanya. Tapos yung mga onesies niya. Ayan. Tsaka, yan. Tapos dito naman, itong lagayan na to, nabili ko din sa Shopee. Ayan. Na dito nakalagay yung mga booties niya. Mittens. Ayan, yung mga socks niya na nandiyan. Tapos, dun sa dulo is yung meron siyang andiyan yung mga sombrero niya. Tsaka yung iba, yung mga ano ba yun yung sa tiyan? Big case. Ayun. Ayan, mga big case. Tapos, yung mga sombrero. Tapos, sa third layer naman ng drawer ni Cody, ayan yung nakalagay. Yan pa lang yung nakalagay. Kasi, yun nga, wala pa siya masyadong mga damit, wala mga gamit pa masyado. So, dyan ko muna nilagay. Ito, mga nalaban na to. Again, pati yung mga nandito sa naunang 2 layers, mga nalaban na yun lahat. And ito, nalaban na to, pero ito, nasa gilid, hindi pa kasi hindi ko pa siya nalalaban. Bala ko siya isabay din sa mga parating nga na
iba pang gamit ni Cody. Dito naman sa fourth layer, ayan yung laman. Wala kasing, wala pa akong malagay dyan eh. So, ito muna. Dito ko muna nilagay yung ibang, yan. Welcome on, baby. Ano namin to kapag kalabas niya. Paparedy ko yan sa tita niya. Ito naman yung sa chan, yung para sa chan. Yan, after mga anak, ganun. So, yan. Wala naman yan. Wala naman masyadong laman yan. Yung mga yan. Tapos dito din kay tata, dito nakalagay yung kanyang ano ba, parang changing diaper pa din ti, pero yung ano, yung parang mabubbles na goma. Yan, maganda daw kasi yan pang gamit kay baby. So, yan. Sa huling layer naman, hindi ko na ipapakita guys, kasi hiniram muna namin yung layer na yan ng asawa ko para lagyan ng mga undies namin yan. Bra, panty, yung mga boxers niya, ayan, dyan nakalagay. Ayan, dun, so dun sa gilid ng higaan, dyan na nakalagay yung mga bags namin na to carry na lang pag once na mga anak na ko. Ayan, yung hospital bags namin ni Cody. Ayan, so yun lang guys. Nag-update lang ako sa inyo and pinakita ko lang din yung ibang gamit ni Cody para may ma-vlog naman ako, may ma-upload ako. So, ayan, thank you guys for watching and sana nagustuhan nyo yung aking vlog for today. And kung nagustuhan nyo, don't forget to like and subscribe my channel. Click the notification bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you guys! Bye!